mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam, kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng Linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. HIV, Human Immunodeficiency Virus, isa ito sa mga salitang kinatatakutan ng marami dahil sa matinding stigma na bumabalot dito at sa paniniwala na ang pagkakaroon nito ay isang death sentence. Sa pagsipa ng mga kaso ng HIV, kaakibat nito ang pagsilang ng iba't ibang organisasyon na nagsisilbing kanlungan ng mga tao na may aktibong sex life, lalo na ng mga taong people living with HIV. Ngayong tanghali, para himayin ang nagpapatuloy na laban ng Pilipinas sa malubhang sakit na ito, makakasama natin ang Head of Programs and Innovations ng Love Yourself Incorporated na si Danvic Rosadino. Magandang hapon po. Welcome to the program. Magandang hapon din. Ayan, so magandang hapon din at sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. So welcome to the program. So diretso na po tayo. What is the story behind Love Yourself Incorporated? So ang Love Yourself ay isang organisasyon na nabuo noong 2012 na ang layunin ng organisasyon na to ay makapagbigay ng libreng serbisyo, makapagbigay ng mga services related to HIV katulad ng pagbibigay ng HIV testing, pagbibigay din ng gamutan sa mga taong nabubuhay na may HIV or people living with HIV. Nagbibigay din kami ng iba pang mga serbisyo para sa ating mga clients na para maiwasan din na makuha nila. Ito po bang Love Yourself Incorporated is marami po ba siyang branches or clinics all around the Philippines? International po ba ito? Ano po ba yung mga sakop po na vicinities and mga population po nitong Love Yourself Incorporated? So ang Love Yourself ay may 15 community centers sa buong Pilipinas. Tapos ito ay mga located sa major cities sa ating bansa. Meron din kami mga partner na iba pang mga community-based organizations sa Pilipinas na nagbibigay din ng mga libreng serbisyo tulad ng HIV testing at pagbibigay din ng mga combination prevention services. Ano po ba ang current status ng HIV and AIDS in the Philippines mula po sa inyo na as member of Love Yourself Incorporated? Ano po bang nakikita nyo sa trend po ng pagtaas ng kaso po ng mga HIV cases po dito sa Pilipinas? Nakikita natin ngayon, according sa Department of Health, noong March 2024, merong currently na na-diagnose o nalaman natin na may HIV na 122,241 na Pilipino. Nakikita natin dito sa data na to na natulungan natin sila kasi nalaman natin na yung status nila ay HIV positive. So around 70% sa kanila ay nagtitake ng treatment o yung gamutan para hindi lumala ang HIV sa kanilang katawan. Pero nakikita pa rin natin sa datos natin na pataas pa rin ang kaso ng nagkakaroon ng HIV sa Pilipinas, na nakikita natin na 35 Filipinos na na-diagnose kada araw ang nagkakaroon ng HIV. At yun yung gusto natin, na matulungan itong mga to na mabigyan ng serbisyo kung sila ay HIV positive at kung sila man ay HIV negative, nabibigyan din natin ng serbisyo para maiwasan nila ang HIV. Nabanggit niyo po yung 70% po na nagtitake po ng treatment for HIV. So ito po bang mga nagpapagamot po na ito is, kumbaga, nag-volunteer po sila. Sila po mismo yung nagre-reach out na parang, kumbaga, isinasantabi nila yung shame, yung stigma ng mga tao na nadadiagnose with HIV. Kumbaga, parang voluntary po ba yung paglapit po nila sa inyo, sa ating government, para mag-avail po ng treatment services? Tama. So, sila yung mga na voluntaryong nagpa-test at alam nila na sila ay HIV positive at voluntaryo din na nagsabi na okay, iinom ako ng gamot para siyang maintenance ng gamot para maging okay yung katawan ko. So, ang HIV testing kasi hindi siya sapilitan.
So, ang in-encourage natin yung mga ating mga kliyente na magpa-test kasi tutulungan sila ng ating mga espesyalista, ng ating mga doktor para ma-manage o hindi lumala yung HIV sa kanilang katawan. At itong, itong bilang na sinabi ko kanina na umiinom ng treatment, sila yung nakikita din natin na in the long run, sila ay magiging undetectable. Or ang ibig sabihin natin nun, kung wala, sa sobrang konti na ng HIV sa kanilang katawan, hindi na nila ito maipapasa sa ibang tao. O tinatawag natin na untransmittable. So ito yung binibigay natin sa ating mga people living with HIV para they can live a normal, healthy life. So ang malinaw po is kapag undetected na, kumbaga magiging hindi ka na magiging kumbaga host na makakapagpasa ng HIV sa ibang tao. And maganda rin po yun na sa 70% na nagpapatreat po for HIV is malaki po sa kanila, marami po sa kanila is voluntary. And malaking bagay po yan sa panahon ngayon na especially tumataas pa rin po talaga yung cases po ng HIV. And malaking bagay na nagvo-volunteer sila, na alam nila, sabi nga nila, diba, parang hashtag get tested. So alam nila yung sitwasyon nila and they're working their ways para solusyonan yung problema. Now moving forward, Sir Danvik, what are the most common misconceptions tungkol po sa pag-acquire and pag-transmit ng HIV? Nakakala ng mga tao na ang HIV ay nahahawa sa either pakikipag-usap, or yakapan, or kapag nag-share ng mga baso, tinidor, kutsara, ganyan. Yun ay hindi totoo. May tatlong paraan lang para mapasa ang HIV. Una, kapag ikaw ay nakipagtalik o nakipag-sex ng walang protection. Pangalawa, kung ikaw ay nag-share ng mga blood products na tinatawag natin o yung mga syringe, siringilya, yung mga panturok. Or kapag ang isang mommy, ang isang ina ay may HIV, pwede nga itong mapasa sa kanyang anak habang nagbubuntis, habang nanganganak, or habang nagbibigay ng gatas ng kanya. Yun lamang yung tatlong paraan para mapasa ang HIV. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakipag-usap o nakipagyakapan sa isang taong may HIV, hindi ka nun mapapasa ng HIV. Sa tatlong paraan lamang na yun ang mapasa ang HIV. At, at nalalaman din natin sa panahon na yun, kapag namamanage mo o umiinom ka ng gamot kapag ikaw ay isang taong living with HIV, mamamanage mo ito until such point na hindi mo na ito maipapasa sa ibang tao. So ang HIV sa panahon ngayon ay hindi na nakakamatay. Namamatay lamang ang isang tao na may HIV kapag may mga komplikasyon siya nararanasan. Kapag po ba nagsasagawa kayo ng mga outreach programs or collaborations with different communities, existing pa rin po ba yung ganitong mindset sa mga tao na na-encounter nyo na kapag niyakap ng isang tao na may HIV is mahawa sila? Pag niyakap, pag hinalikan, pag hinawakan, mahawa sila ng HIV. Does it still exist? Oo, nakita at nakikita pa rin natin to sa araw-araw nating pakikipagbigay ng serbisyo sa ating kliyente. Kasi hindi natin pinag-uusapan yung let's say pakikipagtalik or sex kasi nakikita natin na ito ay isang bastusan. At dahil isa siyang kabastusan, hindi natin napag-uusapan yung mga issue, ang mga problema na naka-attach dito katulad ng HIV. So ibig sabihin, dahil hindi natin siya ordinaryong napag-uusapan, nagkakaroon tayo ng ideya na sa tingin natin ay hindi tama. Na kailangan nagkakaroon tayo ng tamang impormasyon para maibigay natin, maitama natin yung impormasyon para natin siya maiiwasan, paano natin maaalagaan yung ating sarili. So how does your organization po help in battling the stigma against people living with HIV? Ano po yung mga specific measures po na tinitake po ng inyong organization? Siyempre, ang ginagawa natin, una, nagbibigay tayo ng mga awareness activities o ito yung mga education seminars sa mga eskwelahan, sa mga kumpanya. Nagbibigay din tayo ng libreng HIV testing, hindi lang sa ating mga clinics, pag pumupunta din tayo sa mga iba't ibang mga communities, iba't ibang mga kumpanya. Nagbibigay din tayo ng libreng treatment kapag nalaman natin na sila ay may HIV.
doon sa HIV test na nagawa sa kanila. So binibigay natin itong mga serbisyo na to sa iba't ibang komunidad para makakontribute tayo sa overall response ng Philippines para makapagpapan ng cases for ayan, since nabanggit nyo nga po na nakikipag-collaborate kayo with different communities, nagsasagawa ng mga awareness campaigns and mga seminars, how is Love Yourself with the religious sector? Kumusta naman po ang pagtatupo sa inyo ng mga religious communities? Open po ba sila sa pagtanggap po sa mga campaigns, sa mga activities po na isinasagawa ng inyong organization? May ibang mga religious organizations, may iba ding mga simbahan na sumusuporta din sa ating advocacy. Merong mga merong mga ibang religious organizations na nagbibigay din ng HIV related services or HIV testing. So masasabi natin na maluwag naman ang pagtanggap nila sa pagbigay natin ng serbisyo na makatulong sa mga taong living with HIV. Pero syempre, meron ding somehow disagreements na ito yung kusang pinag-uusapan natin para makapagbigay pa rin tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. Since nabanggit nyo nga po before the interview, is matagal na po kayo nag-work for Love Yourself. So compared to the previous years po, lumala po ba or parang mas nag-improve po ba, mas naging open po ba ang religious sector sa pagtanggap po ng mga HIV awareness campaigns and treatment services? Mas nagiging open naman ang iba mga religious organizations kung ikukumpara natin sa noon. Siguro nadadaan kasi natin ito sa awareness activities din na ang HIV ay isang problema sa ating bansa na kailangang solusyunan. At hindi natin ito nasusolusyunan kasi nga nakikita natin na konserbatibo ang ating bansa. So kapag napag-uusapan natin yung mga problemang ito, nakikita natin kung paano natin mabibigyan ng solusyon. So ang yung pag-uusap po natin sa ating mga religious organizations ay nabibigyan po natin ng solusyon kasi napag-uusapan po natin na masusolusyunan po natin ang problema at nailalapit po natin yung serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan. Now at this point, subukan naman po nating himayin or i-uproot natin yung problema ng Pilipinas pagdating sa HIV. So according to HIV and AIDS Surveillance Report by the Department of Health last year, malinaw po na from the years of 2021 to 2023, yung last year po almost consistently exceeded the new cases of HIV kung ikukumpara po sa same period in the past 2 years. And in February this year, Senator Wing Gatchalian called on the Department of Education to revisit its Comprehensive Sexuality Education or CSE program to combat the rising cases of female dropouts due to pregnancy. So, this leads me to the question, Sir Danvik. Where is the Philippines now when it comes to sex education? Alam natin na mayroong batas tungkol sa sex education. Ibig sabihin, kailangan na itong maibigay sa ating mga eskwelahan para natutunan nila yung mga paano nila mas aalagaan yung kanilang sarili, lalo na sa pagdating sa aspeto na to. Pero syempre, hindi madali ang pag-roll out ng sex education dahil una sa ating kultura, napaka-konserbatibo ng mga Pilipino. Nakikita natin na ang usapin tungkol sa sex ay tinatawag nating tabu or kabastusan. So ibig sabihin, hindi tayo mas nagiging open na pag-usapan to. Siyempre, meron ding mga guro o mga teachers na hindi komportable na ituro ang sexual education dahil nga alam nila na konserbatibo ang kanilang pananaw. So nakikita natin na kailangan makipagtulungan tayo para ma-roll out natin ito na hindi ito na pag-uusapan na isang kabastusan. Mapag-uusapan natin ang tungkol sa sex education na hindi natin ito tinitingnan na kabastusan. Mapag-uusapan natin ito sa paraan na na-educate tayong lahat. So ito yung kailangan nating i-work out. Hindi lamang sa DepEd, pati sa mga guro at sa mga schools para ma-roll out natin ito na matagumpay. Ayun nga po. So being a dominantly Catholic country, no, sex education, tulad nga po na nabanggit nyo, is considered a taboo in the Philippines. And minsan, parang nami-misconstrue po siya as something na, kumbaga,
tututuan nyo lang naman makipag-sex ang mga bata. So parang ganun kababaw po yung kanilang perspective when it comes to sex education. And almost 12 years after the implementation of the RH Bill, talagang problema pa rin po ito, no, Sir Danvik? Sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga teachers, sa mga adults. Tama. Nakikita pa rin natin ito na problema kasi nakikita din natin sa mga kaso na nagkakaroon ng HIV sa Pilipinas, ang pinakamataas ng paglago ng cases ay nasa 15 to 24 years old. Ang 15 to 24 years old, ito yung mga nasa eskwelahan. Ito yung nag-explore sa various settings kung paano nila na-open ang kanilang kaisipan tungkol sa pakikipagtalik. Gusto natin na bago san ang kanilang isipan tungkol sa pakikipag-sex, alam na nila kung paano nila aalagaan yung kanilang sarili, alam nila kung paano nila poproteksyonan yung kanilang sarili. So hindi lamang pag-iwas sa HIV ang mapag-uusapan natin tungkol sa sex education, katulad na nakatouch pa rin na ibang mga problema dahil hindi natin siya pinag-uusapan, katulad ng teenage pregnancy at pag-prevent ng iba pang mga sexually transmitted infections. And you know, Sir Danvik, and what's more dangerous about this mindset na ganun pa rin kababaw yung tingin nila when it comes to sex education is nanonudge ang ating kabataan na magdepende sa pornographic materials para sa guidance, which is alam naman natin na hindi siya maganda kasi curated ang mga napapanood natin sa pornographic materials. And in fact, last year the Philippines clinched the top spot as the country with the most time spent on Pornhub, which is 11 minutes and 15 seconds. Do you, as part of an HIV awareness group, consider porn as an enemy? Hindi natin siguro kinakategorize siya as enemy, but really more of, dahil alam natin na ang pornographic content, ay yung tulad nga na sabi mo, curated content, alam natin na posibleng nakikita natin in pornographic content ay hindi totoo. Nakikita natin na yung kabataan o yung ibang mga tao pumupunta sa pornographic sites kasi hindi nila nahahanap yung tamang impormasyon na hinahanap nila. So, ang kailangan natin gawin is kailangan mapalaganap pa natin hindi lamang sex education, pati awareness educational activities para mas mapag-usapan natin ang pakikipagtalik sa isang ligtas at isang na makikita natin na hindi kabastusan na paraan. So yun yung iniiwasan natin kapag pupunta yung mga community natin sa nag-a-access ng pornographic content is yung nakikita nilang content ay hindi educational material. At yun yung gusto natin sana na maiwasan. So since ang goal nga po natin is para ma-educate po ang ating mga kabataan when it comes to sex education, some advocate groups are calling for age-appropriate treatment of sex education where topics are bracketed and adjusted po based sa edad po ng mga estudyante para ma-avoid na mag-generate ng inappropriate curiosity among the children. While this is logical, do you think that it's enough to remove the stigma surrounding sex? Hindi natin mababasag ang stigma overnight kung ang konserbatibong kultura natin ay laganap pa rin. Hindi madaling mabawasan o matanggal ang stigma sa ating bansa kasi lumaki tayo sa isang konserbatibong kultura. Lumaki tayo sa isang kultura na hindi natin ang pag-uusapan ang pakikipagtalik. So dahil dito, nahihirapan tayo kung paano natin masusolusyonan yung problema na to. Hindi lang natin siya dapat solusyonan sa schools o sa mga eskwelahan. Kailangan din natin siyang solusyonan sa ating mga companies, sa ating mga agencies, na maging bukas ang ating pananaw at isipan para masolusyonan yung mga problema na naka-attach tungkol sa pakikipagtalik. So I think ang paglaganap ng stigma, nakadikit yan sa ating kultura. At aminado tayo na hindi natin siya madaling mabawasan overnight. Ang gusto natin, maging bukas lang tayo na mapag-usapan yung mga issue na naka-attach dito para hindi tayo magkakaroon ng mas malalang problema. Sa inyo po bang pakikipag-engage po sa mga iba-ibang communities, mga companies, may nakikita po ba kayo ng mga initiatives when it comes to reproductive health and sex sexual health and reproductive health sa mga companies po? Meron po ba silang mga policies? May nakikita po ba kayong development sa loob po ng mga companies?
sa mga companies natin na nasa isang policy ng DOLE or Department of Labor and Employment na meron silang tinatawag na HIV in the Workplace Policy. So lahat ng kumpanya ay required na magkaroon ng polisiya para sila ay maging aware tungkol sa HIV at sila ay mabigyan ng mga serbisyo kung kinakailangan ng kanilang mga empleyado. So yun yung nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang mga kumpanya para sila ay maging compliant or mabigyan sila ng karampatang serbisyo sa kanilang mga companies. So gusto natin na yung nabibigay din natin na serbisyo sa mga kumpanya, sa mga eskwelahan ay akma sa ayun nga age appropriate at hindi lamang akma sa kanilang setting but also nabibigyan din natin sila ng serbisyo na kailangan nila. Kunwari kung merong mga nadadiagnose na may HIV sa kanilang mga companies o sa kanilang mga schools, natutulungan din natin sila na mabigyan ng serbisyo, malink sila to treatment o kung ano man ang serbisyo na kailangan ng mga kliyente na lalapitan natin. Tulad nga po na nabanggit niyo po kanina about age-appropriate na treatment when it comes to HIV. A few years ago, Lampara Books published 2 books which went viral. Probably nakita niyo na po ito online because of their straightforward titles na Ako ay May Titi at Ako ay May Kiki. Nakaka-disappoint lang po na kung gaano kababaw mag-isip ang mga Pilipino dahil halos lahat po ng netizen ay pinagtatawa na ng mga title ng mga librong ito. Hindi nila gustong pag-usapan ng matters of sex dahil bastos daw. Pero kapag pinag-usapan, pinagtatawa na naman nila. So parang hindi mo alam kung saan ka lulugar na, Sir Danvik. What's your take on this issue? Tama ka no na nakakalungkot na hindi natin masabi yung mga terms na dapat na pag-uusapan natin. Lahat naman ng tao sa mundo ay nakikita natin na ang pakikipagtalik o sex ay isang normal na parte ng ating pagiging pagka-individual. Ibig sabihin kahit ano man ang pagtingin mo sa sex, kung ikaw man ay napaka-konserbatibo tungkol dito o ikaw man ay napaka-open tungkol sa sex, regardless, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa sex. Sa isang normal at sa isang paraan na hindi siya nakikita natin na kabastusan. Nakikita natin na parang yung ibang tao nakikita to na parang biro o nakikita natin na ito ay parang kabastusan kasi nga tabu or isang kabastusan ang usapin ng sex sa ating kultura. So yun yung hopefully kailangan nating mabasag o maiwasan sa ating kultura na kapag hindi natin kasi napag-uusapan ang tungkol sa pakikipagtalik o tungkol sa sex, hindi natin din napag-uusapan yung ibang mga topics na naka-attach dito. Na ito yung mga problema na sana naiiwasan natin kung open lang ang ating pag-iisip tungkol sa pakikipag-usap sa sex. Regardless kung ano man ang pagtingin mo sa sex, kailangan ligtas ang pakikipagtalik mo. So yun yung kailangan na napag-uusapan natin. Ito po bang problem natin when it comes to talking about sex? Tingin niyo po ba nagsisimula po siya sa bahay na like may fault po ba dito ang mga parents? Na kasi syempre sila yung unang na nakakapag-educate sa kanilang mga anak. So kapag binabanggit yung mga salitang titi at kiki na parang pinagtatawanan or parang may sort of shame na ina-attach na value doon sa mga words na yon. Tingin niyo po ba may problem din po on the end of the parents? Hindi ko masasabi na problema ng mga magulang kasi alam din natin na yung mga magulang ay nagising sa isang kultura na ang tite at kike ay kabastusan. Ang kailangan natin gawin ay may educate tayong lahat kung paano natin siya mapag-uusapan sa isang ligtas na paraan. So tama na nagsisimula sa bahay na mapag-usapan siya na hindi kabastusan na sa isang paraan na matutulungan natin ang isa't isa na maging open kung paano siya mabibigyan ng attention. At ito ay hindi binibigla, ito ay unti-unti. So kapag ang isang bata, alam na niya kung na siya ay may tite o siya ay may kike, alam niya kung paano niya aalagaan ito, alam niya kung paano niya malilinis ito, para alam niya kung paano din niya aalagaan ang sarili niya, lalo na kapag lumalaki na siya. So yun yung gusto natin na maipakalat na kultura sa mga bahay. At tama ka, nagsisimula ito sa mga magulang kung ano natin mapag-uusapan ito sa isang ligtas na paraan.
pero hindi natin sila totally masisisi na hindi sila komportableng pag-usapan nito dahil nga sa kultura natin na kabastusan ang tite at kike. So ang kailangan natin gawin, maging bukas na mapag-usapan ito sa isang ligtas na paraan. Maganda po yung point na ni-raise nyo na about sa hindi dapat totally sinisisi ang mga parents dahil nga lumaki sila sa isang kultura na bastos ang mga salitang titi at kike. So as part of Love Yourself Incorporated po, meron po ba kayong mga programs and initiatives para i-bridge po yung mga generations na itong mga matatanda, itong mga bata, na bi-bridge po natin yung gap between them para ma-settle po yung issues natin and kumbaga yung curiosity natin and shame when it comes to talking about sex. Kinailangan natin magbigay ng mga serbisyo para ma-link ang intergenerational people like mga magulang sa kanilang mga anak kasi nakita natin sa ating mga clinics na may nagkakaroon ng HIV as young as 15, 16, 17 years old, mga minor de edad. At ito yung gusto natin na sana naiiwasan na natin moving forward. Kaya nagbibigay tayo ng mga educational activities sa mga schools, nagbibigay din tayo ng mga educational activities din sa mga kumpanya kung nasaan yung mga magulang para mas nagiging bukas sila sa topic tungkol sa sex, tungkol sa pagbibigay awareness, kung paano aalagaan yung ating mga sarili para nabibridge natin na pagdating nila sa kanilang mga bahay na pag-uusapan nila ito sa isang ligtas na para. Now, moving forward, Sir Danvik, earlier this week, Mylene Mirasol Kiray, the Acting Division Chief of the Commission on Population and Development, called on the Senate to pass House Bill 8910, also known as the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. According to CDP's qualitative data, it has been found na ang mga minor de edad ay nag-offer ng sex as a monetary gift. And under the House version of the bill, adolescents aged 15 to 17 shall also be given access to reproductive health services such as birth control and condoms even without parental consent. How bad is it that minors are offering sex as a gift to their partners? I think nakikita natin na dahil nga na-expose o nalalaman ng ating mga kabataan, hindi nila normally na napag-uusapan pati sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa mga bagay na to. Nakakalungkot na ito yung nakikita natin na nangyayari. At nakikita natin na nangyayari ito kasi mismo sa ating mga eskwelahan, kahit meron tayong comprehensive sexual education, ito ay hindi na ilalapat ng tanga. So ibig sabihin, ang ating kabataan naghahanap ng ibang mga resource kung paano nila ma-express ang kanilang mga sarili. Walang masama sa pakikipagtalik. Ito ay normal na parte ng pagiging individual. Ito ay normal na expression din ng pagmamahal sa ibang tao. Pero kailangan, kung ikaw man ay makikipagtalik, kailangan ligtas ang iyong pakikipagtalik para maalagaan mo ang iyong sarili. At dito tayo pwedeng magkaroon ng intervention. Hindi kasi natin madaling maiiwasan na hindi makipagtalik ang mga kabataan. Pero ang kaya nating gawa na solusyon ay kung darating man sila sa sitwasyon na sila ay makikipagtalik, alam natin na magagawa nila ito ng ligtas at alam natin na kaya nilang proteksyonan ang kanilang sarili. So in turn, alam nila kung paano nila mas aalagaan yung kanilang sarili. At dito tayo dapat magbuhos ng ating attention, ng ating mga intervention para alam natin na itong ang ating kabataan ay nakikipaghalubilo sa ibang mga tao ng ligtas at alam nila kung paano nila aalagaan yung kanilang sarili. Although maganda po yung points na ni-raise niyo po na about adolescents taking care of their themselves pagdating po sa kanilang sexual health. Pero minsan yung mga gantong kahit gaano po kaganda yung explanation niyo when it comes to pagpo-promote po ng reproductive health and sexual protection is babasagin pa rin po yan ng mga nakatatanda, sasabihin nila. Pinopromote nyo lang naman na makipag-sex itong mga batang ito. Kapag sinasabi nyo na, ito, bigyan natin ng protection, bigyan natin ng contraceptives, hindi ba parang ine-empower nyo sila para gumawa ng mga maling bagay na hindi naman nila dapat ginagawa? So ano pong reaction nyo po dito sa mga reaction ng mga nakatatanda na ganito po yung ibinabato nilang argument when it comes to this issue? Siyempre, nire-respeto natin ang kanilang mga pananaw. Pero hindi natin ini-empower
ang mga kabataan o ibang mga tao para makipagtalik. Ang ginagawa natin, ini-empower natin sila na mas alagaan ang kanilang sarili. Kapag alam natin, alam ng mga tao kung paano nila aalagaan ang kanilang sarili, alam din nila kung paano nila poproteksyonan ang kanilang sarili. Kung paano nila paano sila gagawa ng mas matalinong desisyon kapag naharap sila sa ganong sitwasyon. Kung sa tingin nila, ang pinakamagandang paraan para sa alagaan ng kanila sarili ay huwag makipagtalik, then hindi natin yun iiwasan. Mas magandang paraan yun. Para nga alam nila na kapag na-expose sila sa pakikipagtalik, posibleng makakuha sila ng sakit. Pero kung darating sila sa sitwasyon na yun, at hindi sila handa na harapin yung sitwasyon na yun, ayaw natin na magkaroon sila ng mga biglaang desisyon. Di natin sila ini-empower na makipagtalik. Ini-empower natin sila na mas alagaan ang kanilang sarili para kapag dumating sila sa sitwasyon na yun, alam nila kung paano sila makakapag-desisyon ng mas maganda. Actually, maganda po yung nasabi niyo, no? Kasi actually, kapag nagbabasa po ako ng online ng mga kwento po ng mga taong people living with HIV, parang gumuguho po talaga yung mundo nila kapag nalalaman nila na diagnosed sila with HIV. And I guess and I believe na kapag pinag-uusapan po natin yung in-empower natin yung mga kabataan when it comes to sex and protection and reproductive health, nalalaman nila na ito yung mga bagay na kailangan nilang gawin para protektahan yung kanilang mga sarili. So, moving forward, Sir Danvik, this time, pag-usapan naman natin ang alter community sa mundo ng X or Twitter. So, alter basically means alter ego. Pero most of the time, sa mundo ng X, sexual po ang connotation ng alter. And dahil ginagamit po ito ng marami para sa kanilang private sexual encounters. At sa mismong pag-explore ko po, sa pagbisita ko sa mundo ng alter, karamihan talaga dito ay mga homosexuals. And according to the Health Department, as of October to December 2023 data, 95.88% of new HIV cases were transmitted via sexual contact, where 73.02% were caused specifically by unprotected male-to-male sex. In this regard, what are your thoughts about the alter community? Is sex positivity seen as a factor in the rising cases of HIV among the youth? Ang nakikita natin sa pag-access ng mga tao online, hindi kasalanan ng online kung bakit tumataas ang HIV cases. Mm-hmm. Ang nakikita natin, nagiging mas accessible lang sa kanila ang sex dahil meron nga community na ganito. Merong mga communities na naghahanap sila ng sex online, so naging mas convenient para sa kanila na maghanap ng sex partners online. Ang tanging paraan para mapasa ang HIV ay sa tatlong paraan. Kapag ikaw ay nakikipagtalik ng walang proteksyon, pag ikaw ay nagsishare ng mga blood products na posible kontaminado, o kung ikaw ay may nanay, ay kung ikaw ay isang nanay na may HIV, pwede mo siya maipasa sa iyong mga anak. Doon sa unang paraan na pagpasa ng HIV ay unprotected penetrative sex. Kung ikaw ay isang alter, naghahanap ka ng sex partners online, pero ikaw ay nakikipagtalik ng may proteksyon, hindi mo na ikakalat ang HIV. Hindi mo makukuha ang HIV. So nakikita natin na ang alter community ay isa siyang community na mga tao na ito ay safe state o itas na lugar sa nila para ma-express o makahanap ng partners online in cases. Tumataas ang HIV cases dahil hindi natin na-access yung mga prevention initiatives o yung nakikita nating mga paraan kung paano mo maiiwasan ang HIV. At yun yung gusto natin na ipakalat sa ating mga serbisyo. Mabigyan sila na access, na ma-access ang mga paraan paano maiwasan ang HIV para kung sila man ay magiging exposed sa alter community, alam nila kung paano nila aalagaan ang pansan. Pero yun na nga po, dun papasok yung part na paano nga po ba nila ma-access itong mga services na ito, mga sexual protection na mga devices, mga measures prior to having sex. Saan po ba sila dapat lumapit? Ang kailangan nilang gawin una, isang malaking hamon kasi sa at sarili na mag-access ng mga serbisyo na to. Kasi naiintindihan natin, may posibleng kahihiyan,
may posibleng takot na hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya ang pag-promote natin ng ating mga serbisyo, hindi lamang na love yourself, kundi ng iba pang mga facilities ng testing, ito ay isang ligtas paraan, confident ito, at ito, kung ikaw man ay pumunta sa amin, i-assist ka namin sa mga paraan kung ano yung dapat na prevention option para sa iyo. At kung ikaw ikaw ay HIV, yung treatment, manage po i-option. Pinumunta hindi lamang sa X, sa Twitter, sa mga outer accounts, pati sa na kung kailangan mo man ng servisyo na to, ito ay handa para sa iyo. So, maraming mga community centers, maraming mga clinics na nakapagbibigay na ng mga serbisyo na to. Ang malaking hamon na lang sa atin ay syempre, i-convince ang ating sarili na mag-access ng mga options na to. So, syempre, sinasabi natin sa mga tao na ang access nito ay okay lang, hindi ito kahihin, hindi ito kabastusan, at kung ikaw man, ay kung ano man ang status mo, whether you're HIV negative or HIV positive, tutulungan ka namin kung ano ang kailangan mong gawin. Tutulungan ka namin kung paano mo maiiwasan ang HIV. Maiiwasan na makuha o maiiwasan na mapasa. So yung ginagawa natin sa mga iba't ibang mga awareness activities natin, even online, pinopromote natin to para nailalapit natin yung awareness activities sa mga tao. Kapag nakita nila, habang nakikipaghanap sila ng mga partners online, nakikita din nila na may mga ganitong available na servisyo na pwede nilang puntahan. Oh, now, through years of advocating for HIV awareness, kayo po, Sir Danvik, what do you think remains to be your organization's biggest hurdle sa paglaban po sa HIV? Ang pinakamalaking hamon pa rin sa pakikipaglaban namin sa HIV ay unang-una stigma or yung hiya na nakadikit sa sakit na HIV mismo. Kung ang usapin ng HIV ay katulad lamang kung paano natin pag-usapan ng cancer, kung paano natin pag-usapan ng diabetes, high blood, na walang kahihiyan na naka-attach, kaya nating i-manage ang HIV. Pero dahil may kahihiyan na naka-attach doon sa sakit mismo, mismo yung mga tao nahihiya mismong mag-access ng serbisyo. So yun yung nakikita natin na pinakamalaking hamon sa pag-offer natin ng serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi natin ito mababasag overnight dahil nakadikit ito sa ating kultura. Pero ang sana siguro ang pakiusap o sinasabi natin sa mga tao, normal na pag-usapan ang HIV. Normal na pag-usapan ng sex. At hindi ito kahihiyan, hindi ito kabastusan, at ito ay normal na parte lang kung paano natin mas aalagaan at mas papahalagahan ang ating sarili. Personally po ba, tingin niyo po ba, gaano pa katagal o kahaba itong laban natin sa HIV dito sa Pilipinas? Napakahaba pa ng ating kailangan lakbayin. Kasi nakikita natin, even sa datos natin, sa mga taong kailangang magpa-test for HIV, 70% pa lamang ang nagpapatest. So malaking hamon pa rin na maibigay natin yung serbisyo sa mga taong hindi nagpapatest, hindi naaalagaan yung kanilang sarili. Kasi posibleng sila ay nahihiya, sila ay nadidiscriminate sa kanilang pag-access ng serbisyo. Malayo pa ang lakbayin natin. Malayo na naman ang nagawa natin. Marami na tayong nagawa sa pagbibigay ng awareness. Pero malayo pa tayo sa panahon na kaya na nating sabihin na wala ng HIV. So, very Gen Z po ang datingan natin doon. No? Malayo na, pero malayo pa. Ayan, so for the final message na lang po, for you, Sir Danvik, and for Love Yourself Incorporated, what is the best way to love oneself? Nakikita natin na kapag pinapahalagahan mo, inaalagaan mo ang sarili mo, alam natin na kaya mong hindi lang alagaan ang sarili mo, kundi paano mo papahalagahan at mas magkakaroon ng mas magandang desisyon sa ating buhay. So ang pinaka best way for us to take care of ourselves is hamunin natin ang ating sarili muna na i-access itong mga options na to, lalo na kapag ikaw ay handa na.
merong mga organizations na handang tumulong sa'yo para mas maalagaan mo yung sarili para kapag darating ka sa sitwasyon na parte ng iyong lifestyle, alam mo kung paano poproteksyonan at papahalagahan ang sarili. So the best way for you na maiwasan ng HIV is to access options o yung mga serbisyo na nararapat para sa'yo. Para hindi lamang maiwasan na makuha mong HIV, kundi also maiwasan na mapasa ang HIV kung ikaw man ay isang tao na may HIV. Nandito na tayo sa panahon ng HIV ay hindi nakakamatay, kaya nating i-manage ang HIV. So ang kailangan lang natin gawin is i-access itong mga serbisyo na to para dumating tayo sa panahon ng HIV ay hindi na sagabal sa atin. Maraming salamat po Sir Danvic Rosadino for accommodating us for this interview. Again, that was Sir Danvic Rosadino, Head of Programs and Innovations of Love Yourself Incorporated. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon. Maraming salamat din po. Nananatili ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Asia-Pacific region kung saan mabilis ang pagsipa ng HIV cases. At batay sa AIDS Epidemic Model, posibleng dumoble ang bilang ng mga Pilipino na may HIV pagsapit ng 2030. Sa gitna ng problema natin sa health literacy, sasapat ba ang inisyatiba ng gobyerno at advocate groups para subuin ang sakit na HIV? Muli, ako si Arnold Herrera at nakasama ninyo ako sa paghimay at pagtuklas ng bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.